Oh, hey. Morning. Morning. Nag-breakfast ka na ba? Baka you wanna have breakfast with me. Nag-breakfast na ako eh. How about coffee? Oo, nag-coffee na rin ako sa bahay. Okay. Bale, may next time pa naman. Cedric, sorry ah. Gusto ko sana mag-focus lang muna tayo sa work, sa company. Hindi naman kita minamadali. Kung galing ka sa bad breakup or pressured ka sa work natin, I'm willing to wait. Sa pag-ready ka na, nandito lang ako. I'm so sorry about last night. Ang laki na binaba ng stock price natin. We're down 10%. We're crashing. Well, it is your son's fault. I mean, what do you expect? Pagkatapos ng kapalpahang ginawa niya sa one signal. Huwag na tayo magsisihan. We just have to try to move on and salvage this project. Good morning. Good morning. Oh, nasan si Dexy at si Tony? Go! Ito na! View! Ayan, Lilis! Ingat! May surprise kami sa inyo! Guys, say hello to... United Tech! Connecting people through technology! Oh, diba? Huwag kasi nakapromote si Tony. Kahit si Camila mo talaga nakaisip ng lahat ng to, diba? Ay, sandali lang. Wala naman akong inaangkin na kahit ano, ah. Pero, meron akong extra diba? Good news. We're officially registered sa Securities and Exchange Commission! Perfect timing. Dahil may meeting ako Mr. Mercado mamaya para matapos itong deal na to. But now, as Unitech. Sir, gusto mo dalhin to para magpakilala? Hindi. Yung brand natin, tsaka yung logo natin, integrate nyo sa lahat ng slides natin, tsaka mga papeles natin. Iyan ko kasi, pasok mo Mr. Mercado. Yes, what about the One Signal project? Sir, I assure you, we're gonna fix this right away. Thank you, sir. May problema? Already set a meeting with the Department of Communication and Business Management regarding One Signal project, which we all know is under link. And once we have sealed the deal with the government, tuloy-tuloy na ang proseso. Pero si Andre pa rin ang contact ng mga Korean tech developers. Yon yung tumatrabaho sa mga drone Wi-Fi transmitters. That means kasi dito si Andre na ituloy ang project niya. Ben, you have to remember. This is our project. And legally, One Signal and everything that has to do with it is still under link. Gray area yan, Lavinia. Kaya ba talaga natin panindigan lahat to? It is crucial for us to acquire the needed technology to support this project. We will get the technology. My God, may schedule na yung link kay Mr. Mercado. Malamang susulutin nila yung project natin. Dexy, paano na tong company natin? Alam mo, sumama ako kay Sir Andre, hoping na dito tayo aasenso. Marami pa akong babayarang utang, Dexy. Alam mo, yung pamilya ng kapatid ko, sa akin nakaasa. Mabuti kung ikaw lang may nangangailangan ng pera dito, eh. Pero lahat naman tayo, di ba? Hindi, attorney, kung meron na lang mga documents na pwede kong masend sa circulat sa email mo. Thank you. Ano sabi ni Attorney Nolasco? Check niya pa daw lahat ng signed contracts na meron siya. Ha? So, ibig sabihin nun, nangago yung link? Hindi naman tama yun.
Teka, yung Korean partners na tinulungan kang i-develop yung technology, committed sila sa'yo, di ba? So paano nila itutuloy yung project kung wala naman sa kanilang technology? Teka. Yung mga blueprint ng OneSig na lahat ng detalye sa technology, nasa company laptop, naiwan ko sa link. Kung ganun makukuha ng link ang hindi talaga sa kanila, kailangan kong balikan yun ngayon. Pupunta akong link office. Ha? Teka, Andre, isamahan kita! Listen mo! What about the money? Do we really have to pursue this, Emilio? Excuse me, Emilio. Hindi lang naman pera ang kailangan natin mabawi, Ben. Our reputation was damaged. Yun ang kailangan natin asikasuhin. Yun ang aayusin natin. We have to let the market out there and the business society know that we can deliver. That we can overcome adversity. And that we, Link Telecom, is still the number one telecom company in this country. Mars, lalaki to yung nagbigay ng kontrata kay paring Victor? Si Emilio kaya yun? Sa palagay ko, hindi. Ay, pero sure ako, kung sino man ang nagbigay ng kontrata, ay nako, gustong sirain yung pamilya mo. Yun na nga yung nagawa niya. Eh, Mars, mahal na mahal ka ni paring Victor. Mapapatawad ka nun. Eh, hayaan mo muna siya, bigyan mo muna siya ng space. Naku, paano si Kelvin? Ay, hindi. Kailangan mag-aayos muna kami ni Victor bago ko kausapin yung anak ko. Eh, paano si Camille? Eh, paano yung sakripisyo niyo dun sa kumpanya ni Andre? Baka masayang lang kapag malaman ni Andre yung totoo. Mars, madadamay si Kamkam dyan sa galit ng panganay mo sa'yo. Oh, ayan ka na naman eh. Ano ka ba? Makahandi ka. Mars, totoo naman eh. Yung mga bagay na ganito, hindi maiiwasan. Ang akin lang, dapat hinahanda mo na yung sarili mo. Everyone, out! 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 Where could it be? Here. Oh, good girl. Come on. We need that password. Birthday sa amin ni Andre. Come on. Do you honestly think he's still into you? Yun kasi yung ginagamit niya dati. Just get over him already. We need that password, okay? We need this technology. Ayokong mawala sa atin ang one signal. I got it. What are you doing? Andre, that is company property. Then sue me. I hope you don't mind my pagkakawang gawa. I mean, after all, I'm simply cleaning up the mess that you made. Nililinis ba talaga o ninanakaw? Don't fool yourself, Andre. You should thank us for pulling something good out of your trash. I always knew that you guys wouldn't play fair. But I never knew that you would stoop this low. Sir, pinapatawag niyo daw po ako. Wala balitaan ko lang sa HR ka. Are you back for good? Sir... Well, did you come to your senses? Regretting that it was a wrong idea to go with Andre? Sir, dumaan lang po ako sa HR para i-finalize yung resignation ko. You know, sayang ka. Akala ko pa naman matalino ka. Why would you support his stupid decision? Sir, with all due respect, sa tingin ko, dapat po kayo sinusuportahan niyo rin yung desisyon ng anak niyo. You know, I tried. But he rejected. May panahon pa para sa iyo, iha. You know, if you don't want to crash and burn with Andre, I will consider giving a position in this company. Mamumulubi ka dun sa
I don't even remember your company's name. Mas gugustuhin ko na pong sumama sa isang struggling company kung alam ko naman na tama ang pinaninindigan ko, sir. Yeah, let me refresh your memory. You know, he is where he is now dahil din sa kanyang mga maling desisyon. Ipapaalala ko din sa inyo, sir, ha? Kayo naman po ang nagtulak sa anak nyo, nalayasan kayo. Sir, grabe po ang respeto ko sa inyo bilang isang businessman. Pero bilang isang ama, hindi ko maintindihan kung bakit sa lahat ng tao sa buong mundo, kayo pa ang gustong magpabagsak sa sarili niyong anak. Wala po ba siyang halaga sa inyo, sir? Wala kang alam sa sinasabi mo. Sapat na po ang nakikita ko at nararamdaman kong pinagdaraanan ng anak nyo para masabi kong alam ko ang sinasabi ko. So first, you tried to steal my project. At ngayon, you're trying to steal the person na sumusuporta sa akin? Hindi ba basura naman yung tingin niyo sa akin? May nakikita ka bang value sa basurang katulad ko? Let's go. Ako na yan. Umupo ka na lang dito.